Sometimes when the world's not on your side, you don't know where to run to. You don't know where. Ako po ay isinilang na bilang Katoliko at nang ako ay umabot sa edad na 18, way back 1979, ay nakonverte naman ako sa Iglesia Ni Cristo. At matapos na maging pastor ng 1993, ay nadestino ako sa Ibayong Dagat sa Tokyo, Japan. Bilang pinaka-officer in charge at namumunong ministro noong taong 1993. Tumagal ako sa pagbiministro sa loob ng iglesia hanggang taong 2003. Bilang isang mag-aaral dati ng pagbiministro sa iglesia, ay naging malapit ako sa tagapamahal ng pangkalahatan ng iglesia na walang iba kundi ang yumaong kapatid na Eranyo G. Manalo. Kung meron man akong itinuturing na pinakapangalawang ama na, sapagkat siya ay lubhang napakabait sa akin at napakabait sa aking sambahayan. Kumbaga ay para na rin siyang lolo ng aking mga anak. So now, as you long for your past, prepare for your future. But knowing na taong 2008 ay meron akong nakilala isang maranaw na nagtitinda ng DVD. Pagkatapos ay inusyoso ko siya kung anong kanyang reliyon at nalaman kong ang kanyang reliyon ay Islam. Nalaman ko siya ay Muslim. At sa aming pagkukwentuhan ay may nabanggit siyang reverendo na na-convert sa Islam. Ang pangalan ay Ustad Ahmad Barcelon. Naging interesado ko at nagkita kami ni Ustad sa Ahmad Barcelon at sa maikling pakikipag-usap sa kanya ay nakumbinsi ako at nagbalik Islam. Ang naging pangalan ko na sa Islam ay Abdullah. You are never alone. Just reach into your heart. Mahirap makumberte sapagkat nasubukan ko na eh. Mula sa pagiging Katoliko ay nag-Iglesia Ni Cristo ako. Itinakwila ko ng magulang ko sa aking pag-Iglesia Ni Cristo sa pagkakaalam ko noon na yan na ang tunay na relihiyon. Kaya yung aking paglipat dito sa Islam ay hindi mahirap para sa akin sapagkat ang aking pinagbabatayan ay dokumento. Ang pinaka nakatawag pansin sa aking paglipat o pagbabalik Islam ay ang nakasulat sa Deuteronomy 18:18-19 na doon ay hinuhulaan ang isang paglitaw ng isang propeta na kagaya ng propetang si Moises. Kaya hindi naman ang paglitaw ng isang tao pagkatapos ni Jesucristo na mas higit pa kay Solomon. Kaya hindi naman ang isang tao na magpapakilala tungkol sa Panginoong Jesucristo. Kaya hinanap ko yun. Sa Biblia ay wala kang makikita kung sino yung sinasabing magpapakilala sa kanya o magpapatotoo sa kanya. At yun ay nasumpungan ko na lamang. Kumbaga sa theory of evolution, ang pinaka missing link ng Bible ay walang iba kundi ang Quran. At nalaman ko na binabanggit sa Deuteronomy 18:18-19 at yung darating na magpapakilala kay Jesucristo ay walang iba kundi ang Prophet Muhammad, peace be upon him. Napakaganda na para sa akin noon ng dati kong relihiyon. Okay? Pero nang makita ko ang katuruan sa Islam, sa maliit na nalalaman ko pa lamang sa Islam, ay napakalaki pala ng kakulangan ng kaalaman sa kung ang gagamitin lamang sa pag-aaral, sa paglilingkod ay ang Biblia.
kung yung aking mga kasamahan ay makapagbibigay ng panahon para saliksikin ang Quran, ang katuruan ng Islam, ay hindi malayo na kami magkasama-sama sa paglilingkod na ito. You were never alone. Through sorrow and through grief, through happiness and peace, you will never be alone.